Lagi kong sinasabi, never akong babalik ng Kalingap. Babalik ako ng Kalingap, ayaw sa akin dyan ni Ate Edna. Hindi naman po ako tanga. Ha? Pupunta ako ng Daet, ayaw sa akin ni Ate Edna. Di ba? Hindi ako ganun kakapalang mukha, guys. Ha? Hello mga sangkay, mga Kalingap. Welcome back to my channel. Ito po muli ang yung sangkay na si Sangkay Loms muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Mapadito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So, mega mega love shout out sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val, at Edna Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers. Sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs. Mega mega love shout out sa inyong lahat. And of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout sa lahat ng Kalingap, Kalingap Partners, Team Kaliwat, yung grupo ko po. At sa lahat ng aking mga sponsors, kay Tita Bing, kanyang YouTube channel ay Horbin TV Vlog, subscribe po natin. Ang tita kong Vayot, si Tita Minara Milio, kay Mamita ng San Diego, California. And also hello sa kay Manay Tere ng San Diego, California. Thank you so much, Manay Tere. Kay Tita Sapia Dido, no, ng Paris. Thank you so much. See you soon. Bukas, makikita na tayo. Ingat sa iyong biyahe mula sa Paris papunta dito sa Pilipinas. At sa lahat ng mga nagmamahal kay Sangkay, mega love shout out sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, mga Sangkay, gagawa ko ng reaction video. Nakakaroon na naman, no, ng kaguluhan or bangayan patungkol dito, no, sa paggawa ng reaction ni Japina. No, ni Michelle Japina sa Jump Car, sa kay Carla. So, may mga kasama tayong mga reactors na umalma dito sa kanyang paggawa ng reaction. So, meron akong audio clips, ipararinig sa inyo. Ito yung mula doon sa live ni Michelle Japina. Ito yung sagot niya, no, sa mga gumawa ng reaction sa kanya ng mga kasamahan nating reactors, no. Then after natin na mapakinggan to, medyo mahaba-haba na naman to, no. Kain kayo ng popcorn dyan. After natin na mapakinggan, magbibigay ako ng opinion or kuro-kuro patungkol dito. Tara mga sangkay, mga kalingap, pakinggan natin. MJ family, ayan, at sa lahat-lahat ng mga team, ano, Team Jomcar, Team Rochelle, Team Etsy, at Team Kikars. Ayan, disclaimer guys, no? Binabati ko lang po yung mga team na yan dahil sa mga taong nakasuporta sa akin, pero hindi ko po yan binabati para magpapansin ako sa kung sino man o ano man ang sinasabi ng reactor na naninira po sa akin. Ayan. Ngayon po mga kaibigan, may lilinawin lamang po ako, no? Pinipilit ko pong magsalita bilang isang respeto sa para sa natitirahan, no? Natitirang pagtanaw ng pagsasama at respeto. Ayan, kay Kuya Val. Pero minsan po guys, no, sobra-sobra na. Kung sobra-sobra na po tayong sinisiraan, so mas minabuti ko na po nasagutin na lang ngayong araw na to, no? So, ayan. Hintay lamang po tayo, mga kaibigan, at umpisahan ko yung topic ko. Sa loobin at isipan sa mga sinasabi ng
na nagawa ko sa Kalingap. No? Lingit po sa inyong kaalaman, ako po ay mayroon pa ding special privilege kay Kuya Bal. Again, kaya ko lang po nireaksyonan si Carla bilang pagtanaw po at pagbabalik ng appreciation sa mga ka-jongkar natin na sumuporta sa akin, nag-subscribe sa akin, nanood sa akin noon. Bilang pagtanaw, okay? Bilang pagtanaw ng utang na loob at appreciation sa inyong lahat ng mga ka-jongkar, patuloy ko pa rin minamahal at sinusuportahan si Carla. Yun po yung tinatawag natin na pakikisamang tao, no? Sobra po akong ma-appreciate, lalong-lalo na po ang Rochelle. Nanggaling ako sa Kalingap, nanggaling din ako sa Rochelle, sumuporta ang Rochelle sa akin. At hindi lang dahil sa supporter ng Rochelle, kundi, no? Napalapit na rin po sa akin ang Rochelle. Lalong-lalo na po yung mga nakasuporta sa Rochelle, halos araw-araw ng laban ko dito sa social media, lahat-lahat nakasuporta sila, kasama ko silang lumaban, kasama ko silang nalungkot at nasaktan, ganun din ang Jongkar, ganun lahat kayo nakasuporta sa akin. Bilang pagbabalik po sa Yosis Popil at kay Banat Bagsik at kay Bati, kung ano man yung reaction sa akin, ito lang po sasabihin ko, di po ako nakikipag-away. Kaya lang po ako nag-reaction kay Carla is para po ibalik ang aking pagtanaw ng appreciation, no? Pagtanaw po ng appreciation sa Jongkar na sumuporta sa akin. Ngayon po, sa mga nandito po, ano, huwag po kayo mag-alala. Sa mga basher na hindi ko naman kilala, na hindi naman talaga Jongkar, kung Jongkar po kayo, okay. No, peace sa inyo, guys. Hindi ko po sasabihin isaksak nyo sa baga nyo. Okay po. No? Kung ayaw nyo po sa isang Michelle Japina, kung tutuusin po, pwede ko kayong busitin. Pwede akong mag-content ang mag-content hanggat binabas nyo ko. Pwede mas malaki ang views ko. Hanggat binabas nyo ko, pwede ko kayong busitin dahil alam ko panonoodin nyo pa rin ako kahit basher ko kayo. Pero look at me, guys. Mukha ba akong naghihirap ng gusto? Ganun ba kapal ang mukha ko para isaksak ko yung sarili ko? Ha? Para gawin yung mga ayaw ng mga basher ko? No! Pwede kong i-choose, guys, na manahimik. Pwede ko i-choose na magtulog na lang ako anong gawin ko sa buhay ko. No? Actually, hindi ko naman po kailangan magpaliwanag sana eh. Kaya lang nakakapuno na. No? Nakakapuno na po. Sumusuporta po ako, pinopromote ko si Carla. Again, hindi ako nag-react sa Etsy. Hindi ako nag-react sa Danjoy. Sino pa ba? Wala po ako ibang nireaksyonan. No? Wala po ako ibang nireaksyonan kung hindi si Carla lang. Ha? Kasi andyan ang Jongkar na sumuporta sa akin. Gusto ko, sabi ko sa kanila dati, pag nagkaroon ng channel si Carla, I will promise ipopromote ko siya. Bakit, guys? 67,000 ang subscriber ko? Sa tingin nyo ba, lahat ng 67 na yon naka-subscribe na kay Carla? Siyempre po, habang kumakanta ko, may mga nadadagdag na 200, 300, may mga taong hindi nakakakilala sa Kalingap, may mga taong hindi nakakakilala kay Carla o kung kinino, huwag nyo po sabihin hindi na po-promote kahit 100, walang mag-subscribe. Di po ba ganun po dito eh? Kahit maliit pa subscriber mo, may mga taong mako-curious na susuporta doon sa pinopromote mo. Ngayon, Banat Bagsik, bakit naman po, ano, bakit naman kailangan mo akong siraan? No? Bakit kailangan nyo pa ako patuloy-tuloy na siraan? Okay, ganito po paggawa ng reaction, ano? Kung ayaw ako, ha, diretsahan tayo. Alam ko na ayaw nyo sa akin at ayaw ko din sa inyo. Okay? Ayaw nyo sa akin, ayaw ko din sa inyo. Diba? Kaya nga hindi ako bumabalik sa Kalingap, eh. Ha? Sabi dito ni Miss Yen, Miss Yen, bakit may pag-aari na ba ng YT para bawalan ang iba? Kaya nga po eh, no, sa mga ka-jumper natin dito, mag-comment nga po kayo sa akin. Maglagay kayo ng yellow heart kung jumper kayo dahil kilala ko ang solid jumper na nakasubscribe sa akin. Ang papasok lang dito sa live ko, yung mga hindi po ako kilala. No? Pwede po ako di mag-explain. But again, hindi ko makapal ang mukha ko. Lagi ko sinasabi, never akong babalik ng Kalingap. Ha? Can you imagine? Babalik ako ng Kalingap, ayaw sa akin dyan ni Ate Edna? Hindi naman po ako tanga. Ha? Pupunta ako ng Taet, ayaw sa akin ni Ate Edna? Di ba? Hindi ako ganun kakapal ang mukha, guys. Ha? Alam ko, nakasuporta sa akin ng Danjoy, nag-iintay sila na suportahan ko at ipromote ko.
masama? Masama ba na i-promote ko si Carla? Masama ba na ibalik ko sa mga supporters ng Carla? Ha? O ng John Carr? Ang suporta ko? Ha? Masama ba? Gaano ba kasama na suportahan ko si Carla? Hindi naman ako nagre-react sa Danjoy dahil di nga ako makapalang mukha kahit gusto ko. Shoutout sa mga ka-Danjoy. Shoutout sa mga ka-Etsy. Gustong-gusto ko pong mag-reaction. Sinagot yung paninira sa akin ni Ate Edna na live last time para na lang sa respeto kay Kuya Bal. Para na lang iparamdam din sa inyo ng mga Kalingap supporters. Nandiyan pa din ang respeto ko sa kapwa ko. Pero, ako lang po ako. Paano kung araw-araw ko kayong i-content? Araw-araw ko kayong sabutin. At may content din ako. Kaya lang guys, sabi ko nga sa inyo, kahit di ako mag-YouTube, buhay ako. Hindi ako ganun kababoy na tao, hindi ako ganun kabalahurang tao para makipagbalahuraan araw-araw for the sake of 3 cents, for the sake of $3, $5 sa 5,000 views. O sabihin mo natin 10,000 views, $10. Minsan 10 cents pa nga, 10 cents nga lang eh. Diba? My God, hindi naman po sa pagyayabang, tingnan nyo nga ako. Madami pa po akong talento, bata pa ako, madami pang magagawa sa buhay ko, madami pang mangyayari sa buhay ko para intindihin yung mga bobong basher ha, na papasok sa live ko at nagko-comment sa mga nagko-content sa akin. Ha? Diyos na po ang bahala sa inyo. Sabi nyo nga, ang karma digital. Ha? Ang nagsasabi ng karma, yun ang tinatamaan ng karma dahil ang salitang karma, salita ng diablo. Ha? Grabe guys, eto ha, pakinggan mo Banet Bagsik. Sabi po ni Banet Bagsik, ako daw po, eto ha, for example, mga ka-Rochelle, for example, kahit na nag-react ako kay Medic, saan man akong community napunta, dala ko ang Rochelle, dala ko ang jump card. Ganun akong klaseng tao. Hindi ako nangiiwan. Ayokong pigit-tigilan sana ng pag-reaction ang Rochelle, ang jump card at lahat-lahat. Pero, saksi naman kayo. Kahit nananahimik ako, pinapakpakan ako ni Ate Edna, sinisiraan ako ni Ate Edna. Kahit nananahimik ako, content ako lahat ng reactors. Ha? Hindi po ba malaking kabubuhan at katamahan na hindi nyo naman kilala ang isang Michelle Jacquina sa mga nanonood sa kanila? Pupunta pa kayo sa channel ko para mag-bash? Alam niyo pong ginagawa ko? Hinahide ko na lang kayo. Ha? Kasi ang viewers, basher mo man yan o supporters, manunood at manunood yan pag nagkaroon sila ng curiosity. Mindset ba? Mindset. Kung ako po, gagamitin ko yung kamalkitahan ko, mga asar ako, gagawin kong i-content ang Danjoy araw-araw dahil yun ang ayaw ni Ate Edna. Ha? Dahil pag kami ni Ate Edna ang nagsasagutan, malaki ang views ko. Kung ako po ay walang yan tao, sasagutin ko, miyat-miya si Ate Edna. Iku-content ko, miyat-miya si Ate Edna. Ha? So yan mga sangkay, mga kalingap, at tinapakinggan no yung live ni Jacquina. Medyo maiksi lang ito no, mga 20 minutes. Pero mahaba kasi ito no. So kinuha ko lang yung highlights dito ng kanyang mga sinasabi. So ito yung sagot sa kanyang sa mga bumanat sa kanya, lalo't lalo na yung binabanggit niyang si Banet Bagsik. At ilang beses din niya dito nabanggit sa Ate Edna no. Sinabi niya na ayon sa kanya ni Ate Edna. At sinabi dito ni Michelle Jacquina, hindi lang dito sa live niyang ito, hindi matagal na nating narinig sa kanya na sinasabi niya na hindi ako babalik ng Kalingap. No. So, ang naging problema kasi dito, yung paggawa niya ng reaction dito sa Jump Car, sa kay Carla, na inalmahan ng mga kasama nating reactors. Kagabi may live din sa Ate Edna na ipinaalala ni Ate Edna na kung hindi ka Kalingap, huwag mong gawan ng reaction yung mga beneficiaries ng Kalingap or yung kung sino yung mga nasa loob ng Kalingap, no? Kasi lalo na sa kagaya ni Michelle Jacquina na galing ng Kalingap, sana tigilan na lang, no? Huwag nang gumawa pa ng reaction sa Kalingap. Total kaya naman ni Michelle, no, na gumawa ng reaction kahit saan
sana para matigil yung kaguluhan, hindi magkaroon ng issue. Wag na lang sana no ni Michelle gawan pa ng reaction, kasi kahit sabihin na si Carla lang yung kanyang ginawa ng reaction, yung paggawa ng YouTube channel ni Carla, yun yung kanyang ginawa ng reaction, still Kalingap ano pa rin, pagmamay-ari pa rin ng Kalingap si Carla, kasi beneficiary ng Kalingap si Carla. So para maiwasan yung mga ganitong kaguluhan, sana wag na siyang makialam dito sa Kalingap, para walang gulo, para walang issue, no? Para naman dito sa mga kasamahan kong reactors, no, na bumabanat dito sa kay Michelle Japina, sana gayahin ninyo, no, yung ginagawang pagpapaalala ni Aten na huwag yung babanat, mangbabastos, no, yung mangbabalahura, kahit hindi ito kay Michelle Japina, kahit sino, no, na mga binabanatan ng mga kasama nating reactors, no, na kung sino-sino. Sana gayahin yung the way na paggagawa ng paalala ni Ate Edna na maayos, na walang pagbabastos. Si Ate Edna hindi masakit, no? Kahit napapanood ko yung live ni Ate Edna, nandun ako pag nagla-live si Ate Edna, ako hindi ko nakukuha na kahit hindi ako yung kanyang tinatapik, kagaya kay Michelle Japina, pag tinatapik niya si Michelle, hindi masakit sa dibdib, hindi masakit sa tenga yung kanyang pagsasabi. Kasi professional, no? Ginagamit niya ang pagiging professional niya sa kanyang paggagawa ng paalala sa tao. Unlike dito sa ating mga kasama nating mga reactors, no, na sanay sa mga pambabalahura, sa pambabastos sa kapwa, sana, no, iba kasi talaga yung taong may pinag-aralan at saka yung taong walang pinag-aralan. Sana gayahin yung paggagawa ng reaction natin na, o pagpapaalala ni Ate Edna sa mga tao, no, na nakikisaw-saw dito sa Kalingap, no? Kaya naman eh, kayang gawin ng maayos yung pagpapaalala, no, na oops, hindi ka na dito sa Kalingap, sana tigilan mo na lang, gumawa ka na lang ng ano, ng content mo, sarili mong content. Kasi kung ganito, no, talagang magkakaroon ng content. Mas lalo lamang binibigyan ng content si Michelle Japina kung binabanatan siya ng kasamahan nating mga reactors, no? Mas lalong magkakaroon ng content. Sa totoo lang, ako agree ako doon sa sinabi ni Michelle. Kung siya, araw-arawin niya, kung siya ay magmamaldita, kaya niya gumawa ng reaction. Kung sino man ang mga live team, Danjoy or kung sino man. Kasi hindi siya kahit anong pagbabawal natin, hindi man kay Michelle Japina or kung sino man, alam natin na maraming dyan na hindi member, hindi Kalingap partners, hindi reactors ng Kalingap, na gumagawa ng mga reactions, no? Na nagkumukuha, nagnanakaw ng mga videos ng Kalingap. Pero walang nagagawang Kalingap. Hindi nababawa, hindi, puro lamang salita pinagbabawalan, pero walang nagagawang action ng Kalingap. Kaya mas lalong lumalaganap, mas maraming gumagawa ng ganyan kasi walang action na ginagawa. Well, ganito, kagaya niyan, pwedeng gawin ni Michelle Japina yung mag-content ng Danjoy or kung sino mang mga live teams dyan, na hindi siya gagawa ng kukuha ng mga videos. Hindi natin mapapistrike yung mga yan. Kasi, ipinaparinig lamang niya yung mga kagaya ng ginagawa ko, ipinaparinig yung mga video clips, no? Hindi yun napapistrike yung mga ganyan. So, kayang gawin ng kahit sino yung ganyan. So, sana, no, para sa akin, mas maganda yung pakiusapan yung tao na baka naman hindi pwede na huwag ka nang maggawa ng reaction kasi hindi ka na kalingap. In a nice way, no, hindi yung pambabalahura. Kasi kung babalahurain natin yung mga tao na gumagawa ng mga reactions dyan, na hindi sila Kalingap reactors, mas lalo lamang yan, no, magiging wild. Mas lalo lamang yan mga asar. Kasi binabalahura natin. Gaya ng sabi ko, gawin natin ng maayos yung pakikiusap. Kagaya ng ginagawa ni Aten na ginagawang professional yung kanyang pagsasalita, yung kanyang pagbabawal, yung kanyang pagpapaalala sa mga tao
na gumagawa ng reactions, no? Dito, yung sinabi ni Michelle Japina na hindi na ako babalik ng Kalingap, lagi niyang sinasabi. At anong kapal ng mukha niya na alam naman niya daw na ayaw sa kanya ni Ate Edna. No, alam niya na ayaw ni Ate Edna sa kanya. Pero gaya ito yung sinasabi ko na nilalive ni Ate Edna, sinasabi ni Ate Edna na ayaw niya kay Michelle Japina. Pero maayos. Hindi yung kabastos-bastos yung pagsasabi ni Ate Edna. Sana gawin yun ng mga kasama nating reactors. Hindi magbastos. Ayusin yung pagsasabi sa tao na huwag ka nang gumawa ng reaction dito. Baka sakali, no? Baka sakali, sumunod sila sa maayos na pagsasabi natin na huwag gumawa ng reaction sa Kalingap. Diba? Yun lang, ito lang yung aking, ito lang yung point ko dito. Ito lang yung point ko dito na mas lalo lamang natin binibigyan ng content si Michelle kung siya'y binabastos at binabastos. Hindi ko, ito, paalala, hindi ko kinakampihan dito si Michelle Japina. Wala akong pagkakampi dito kay Michelle Japina. Kasi alam naman natin, no, alam ninyo na ako mismo binastos-bastos ni Michelle Japina noon. Pero hindi ko siya pinapatulan, no? Hindi ko siya pinapatulan. Alam nyo na kahit kailan hindi ko kakampihan si Michelle Japina, no? Ang sa akin lamang, gawin natin yung maayos na pagsabi sa tao para baka sakali, no, makinig siya kung maayos ang pagsabi natin. Sumuli, maraming salamat mga sangkay nyo sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo bang kayo naroon. Paalam na mga sangkay, mga kalingap. Paalam.